So yan po mga ka-business, ano, meron tayong tutulungan, hinahanap natin kasi may nag-send po sa group natin, sa ka-business group, isang matanda na nangangalakal. Nay! Ano ginagawa mo dyan? Halika yun, Nay! Sandali! Ano pong ginagawa nyo dyan, Nay? Umulot? Opo. Nang? Basura. Ay, kalakal, Nay, kalakal. Oh, kalakal. Parang kamukha niya. Siya yata yun. Nay, ano pong pangalan nyo, Nay? Rusa Gatorian. Ay, siya nga. Siya nga. Saan po ang bahay nyo? Malayo ba? Doon. Doon? May bahay ba dyan? Pwede kami sumama, Nay. Punta na. Siyempre. Nay, saglit. Antayin mo upo kayo. Ang bilis mo mamaglakad. Nanay Rosa, ilang taon na po kayo? Mahigit po 100. Ugo 16, 19, 15. E di meron kayong ano, Nay? May makukuha kayo sa gobyerno. 1.5 lang po. Ano 1.5? Buwan? Hindi 1.5 yun. Why? Ayaw ako po. 100. Yun lang ang binigay nila. 100 mahigit. Nakakalakad pa kayo ng malakas pa kayo, Nay, ha? Ayun ang bahay. Kami medyo hiningal sa paglalakad pero siya parang baliwala lang. Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka-business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya lang, maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po, suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bidridden na po siya. Kaya mapapansin nyo, yung karak, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, isang mapagpalang araw ulit sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction tayo ulit guys. At sa araw pong ito ay pag-usapan naman po natin itong 108 years old na tinulungan ni ka-business. Si Lola Rosa nga pala ay recommended ni ka-barangay Ben official kay ka-business. Isend niya ang tungkol kay Lola sa isang group chat kung saan admin si ka-business. Matapos nga pong isend ni ka-barangay Ben official ang tungkol kay Lola Rosa ay kaagad na nag-reply si ka-business upang makuha ang address ni Lola. At hindi na rin pinatagal ni ka-business at hinanap na nga nila itong si Lola upang mahatira ng tulong. At nakita nga po nila ka-business si Lola Rosa sa gilid ng kalsada na namumulot ng kalakal upang ibenta. Ito lang daw kasi ang pinagkakakitaan niya upang may-maybili siya ng pangkonsumo niya sa araw-araw. Isang napakapambihirang pagkakataon nga po ito guys. Ang makakita ka ng isang tao na nasa edad na 108 years old at malakas pa ang pangangatawan at isipan, maging sila Mr. at Mrs. Kabisnes at Papa Deans ay namangha kay Lola at ganun din ang mga kagwang, silang lahat ay manghang-mangha kay Lola. Nakita nyo naman guys, ni tila hindi man lang napagod si Lola sa layo ng nilakad nila mula sa kalsada hanggang sa bahay nila. At sa bilis pa nga pong maglakad nitong si Lola ay halos maiwan niya sila ka-business. Kaya sino nga ba naman ang hindi mamamangha kay Lola na nasa 108 years old na ay nananatili pa rin siyang malakas ang katawan at pag-iisip, kaya lang napag-alaman din nila ka-business na hindi pa pala nakukuha ni Lola ang 100,000 pesos na dapat ay matatanggap niya na magmumula sa ating gobyerno, sa kasalukuyang batas kasi. Ang mga Filipino kahit pa nasa labas ng bansa na umabot ng 100 taong gulang ay dapat makatanggap ng 100,000 pesos, makakatanggap din sila ng sulat mula sa Pangulo upang batiin sa kanilang 100 taong gulang. Ayon kay Lola ay 1,500 lang yung nakuha niya. Sa tingin ko sa 4 piece lang galing yung nakuha ni Lola na yun,
Ang isa kasing problema ni Lola ay nawala ang birth certificate niya. Alam naman natin na ang mga ganitong tulong na nanggagaling sa gobyerno ay talagang pahirapan bago makuha. Ika nga ay dadaan ka muna sa butas ng karayom bago mo makuha yung tulong na nararapat para sa'yo galing sa gobyerno. Hindi tulad sa mga charity vlogger na pag nakita nila na karapat dapat kang tulungan ay kaagad kang bibigyan ng tulong nang walang hinihinging samot-saring requirements. Ika nga tulong agad, ang pinaka-requirement mo lang ay yung maipakita mong masipag ka para magtuloy-tuloy ang tulong nila sa'yo. Dahil mas ganado silang tumulong sa mga taong masisipag, maging mga sponsor ay dadagsa talaga ang tulong sa'yo basta makitang masipag ka lang. Hindi naman sa binabash ko ang ating gobyerno guys, pero alam naman ang marami sa atin at karanasan na rin ng napakarami nating kababayan na pagtulong galing sa gobyerno, kalimitan kung hindi delay dahil nga sa samot-saring requirements na hinihingi nila, ay yung iba nga ay hindi na nakakarating sa mga taong dapat na makatanggap. Minsan kasi hindi rin kayang kumuha ng requirements ng marami sa mga kababayan natin lalo na yung talagang kapos sa buhay. Dahil hindi naman lingid sa ating lahat na hindi libre ang pagkuha ng kahit barangay clearance or police clearance na malimit hanapin sa atin, kung isa kang pangangalakal ang hanap buhay, malamang hindi mo na talaga kakayanin pang kumuha ng mga ganitong dokumento, mas uunahin mo kasing bilhin ang kakainin ng pamilya mo kaysa sa pagkuha ng mga ganitong dokumento. Kaya sobrang laking tulong din talaga ng mga charity vlogger sa ating mga kababayan na sobrang naghihirap, na hindi na rin napapansin ang ating pamahalaan. Tulad nga ni Lola, hindi naman siya kusang lalapitan ng kawani ng gobyerno para tulungan. Pwera na lang siguro kung sobrang mag-viral si Lola, baka nga mapansin na siya ng ating pamahalaan. Sa ngayon kasi ay masyado silang abala sa 990 kilos na illegal drugs na ninakaw ng mga pulis para ibenta. Sa bagay kung hindi nila tututukan yan ay mas marami pang buhay na masisira. Paano guys, bago pa tayo tuluyang mapunta sa national issue ay tatapusin ko na po dito ang aking reaction video, sabay-sabay na lang nating abangan ang mga susunod na upload ni Idol Ka Business, lalo na ang tungkol kay Lola Rosa. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at maraming thank you po sa lahat ng patuloy na nanonood sa aking mga video, God bless po sa inyong lahat. Isuyo po kami ni Mrs. Ka Business na pakisuportahan po yung aming second YouTube channel, yung Ka Business Family. Yes po. Ayun na, maraming salamat po mga Ka Business naming minamahal. At dun sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Sana patuloy niyo pong tangkilikin yung aming mga videos, ng aming mga vlog. Ayun, maraming salamat po. Ka Business Family. Ka Business Family po. Please subscribe po. Salamat po.